Part 3. Anak nang, bakit sila tumatawa? Ligaw? Seryoso ka ba, Danica? Grabe ka naman, Danica. Pati ba naman sa bulaklak nagiging asyumera ka? Ano bang sinasabi nila? Halos magusot ko ng sarili kong noo dahil nalilito na ako. Kaya nga binibigyan ng bulaklak ang babae kasi manliligaw sila, di ba? Unless kung regalo to sa akin, eh hindi ko pa naman birthday. Ayan daw yung pinapautos mo kay Justin. Dapat nga siya magbibigay niyan sa'yo. Kaso may mahalagang meeting sila nung isa naming kliyente. Anong pinagsasabi mong ligaw? Eh alam naman nun kung gaano ka kapatay na patay kay kuya. Ibang klase ka? Oo nga pala. Nag-utos nga pala ako kay Justin. Pero bakit ngayon niya lang binigay? Eh matagal ko na tong inutos sa kanya. Kakairita? Kailangan ko kasi ng mga red petals para sana sa huling collection namin. Ang kaso nakalimutan ko na nag-utos pala ako kay Justin. Pikit mata kong tumingin sa kanila. Kahit na nakakahiya ng katangahang ginagawa ko ngayong araw. Bakit ba napakasabog ko? Sayang lang ang effort ni Justin sa bulaklak. Tapos na rin kasi naman eh. Akala ko talaga nanliligaw siya. Saka alam ko na, hindi naman pala sayang ang bulaklak. Dahil nanliligaw naman ako, why not kung gagamitin ko yun? Thank you so much, Justin. Nakalibre pa ako. Agad ko yung inagaw kay Mildred na kasalukuyan niyang inaamoy. Sorry, kailangan ko pala tong bulaklak. Sige, aakyat na ako. Good night! Hindi ko na nagawang pakinggan ang mga sinabi nila dahil umakyat na agad ako. Nakangiting inaamoy ko mga ito habang titig na ititig sa hawa ko. Marami ako natatanggap na bulaklak noon. Pero kahit kailan hindi ko pa nararanasan ang mabigyan ng bulaklak galing sa taong gusto ko. Nakakatampo, oo. Pero kung paiiralin ko ang pride ko, walang mangyayari sa love life ko. Pangat ang maghabol, lalo na kung wala namang kasiguraduhan. Pero wala namang masamang kumapit sa kakaunting chance. Wala naman siguro masama kung susubukan ko. At isa pa, masaya ako sa ginagawa ko. Katangahan para sa kanila pero kay Tito na rin ang galing na matutong maghintay kung may mga bagay akong gustong makuha. Kaya kahit gaano katagal maghihintay ako kay Cedric. Hindi naman ako nakakaramdam ng pagod dahil hindi naman ako literal na nakatunga nga lang habang naghihintay. Sinisiguro ko na makukuha ko siya. Sure yun. At walang pwedeng kumontra. Napagpasyahan kong umakyat na muna sa itaas kung nasaan ang terrace. Doon kasi ako madalas tumambay dahil bukod sa mahangin ay matatanong pa ang mga lugar. Matapos kong akyatin yon ay naramdaman ko agad ang mahinang pagsampal ng hangin sa akin. Hindi sobrang lamig at hindi rin mainit. Sakto lang to para sa akin. Umupo ako sa isang duya na naroroon kung saan ako naglalagay noong medyo bata pa ako. Hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing naalala kong mga nangyari rito nung bata pa ako. Dito kasi ako madalas matulog tuwing hapon dahil mahangin. At higit sa lahat, gusto ko na naduduyan ako. Si Sasha ang nagduduyan sa akin o di naman kaya ay si Seren. At hindi ko namamalayan na doon na rin ako nakatulog. Pero nakapagtataka lang. Dahil sa tuwing paggising ko ay nasa kwarto na ako ng tito ko. Bigla na lamang humangin ng malakas dahilan para mabitawan kong hawak kong bulaklak. Kaya bumalik ako sa realidad. Agad akong yumuko para mapulot iyon. Nang sandali kong mahawakan iyon, ay may narinig akong para nag-uusap. Kaya dahan-dahan akong tumayo at pinakikinggan iyon. Boses ng lalaki. Hindi ko alam pero sobrang curious ako sa pinag-uusapan nila. Hawak ko ang bulaklak ng sundan ko ang tinig na iyon na nanggagaling mismo sa kaliwa ko kung nasaan ang iba pang mga upuan. Habang papalapit ako ng papalapit, ay mas nakikilala ko ang mga boses na iyon at ang mga usapan nila. Nang makita kong dalawang lalaki na nakatalikod na nag-uusap, ay tahimik akong nagtago sa isang makapal na pader
sapat na para hindi nila ako makita. If I were you, sasabihin kong totoo sa kanila. Maintindihan naman nila yun, lalo na si... No, I can't. Wala akong balak sabihin sa kanila ang tungkol doon. Bahala na. Alam kong boses iyon ni Cedric at ni Kuya Von. Pero hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Kaya mas lalo kong inilapit ang tenga ko para marinig iyon. Sarili mo lang pinahihirapan mo, Cedric. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita pagtatakpan kay Eunice. You know me, Cedric. Ayoko nagtatago ng sekreto. Kaya sana pag-isipan mo muna. Seryosong pagkakasabi ni Kuya Von dito. Pero hindi ko na narinig na magsalita si Cedric. Kaya bago pa nila ako mahuli, ay dahan-dahan na akong tumalikod mula sa kanila upang makaalis agad doon. Dahil cellphone ko ang naririnig sa bulsa at dahilan para mahulog ang bulaklak na hawak ko. Nang mahawakan ko ng bulaklak, ay ganoon na lang ang gulat ko dahil mula sa aking harapan. Ay kitang-kita kong dalawang anino na nanggagaling mismo sa likuran ko. Halos manganig akong tumayo at napapakurot na lang sa hawak kong bulaklak. Hindi ko alam, pero sobrang lakas ng kabog sa dibdib ko at hindi ko rin malaman kung ano ang gagawin ko. Kinakabahan man, ay pinilit kong inihakbang ang isa kong paa, baka sakali mag-teleport ako papunta sa ibang lupalop ng bahay, makaalis lang dito. Pero ganun na lang ang pangungyarte ng katawan ko nang maramdaman kong mainit na kamay na siyang nakahawak ng sobrang higpit sa braso ko, dahilan para mamalipit ako sa sakit. Cedric? What are you doing here? Anong narinig mo? Narinig mo lahat? Kung anong init ng kamay nito ay siya namang lamig ng pagtitig nito sa akin. Hindi ko magawang makasagot dahil sa matinding gulat at kaba na nararamdaman ko ngayon. Halos bumaluktot na ako dahil sa sakit na pagkakahawak niya sa braso ko. Hindi ko naman magawang magreklamo na masakit dahil natatakot ako sa aura nito. Cedric, bitawan mo si Danica. Nasasaktan ng bata. Nag-aalala lang saway ni Kuya Von sa kanya. Dahilan para dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin. Hanggang sa tuluyan na niyang iniwan ang kamay ko sa ere. I'm sorry, Danica. Sabi nito sa akin na parang nahimasmasan na. Sandali kong hinawakan ang braso ko at hinimas-himas iyon. Nang mapansin kong nakatingin doon si Cedric, ay itinigil ko iyon at pinakita ang ngiting lagi kong pinapakita sa kanya. Ah, wala yun. At saka sorry, naputol ko ata yung usapan nyo. Kakaakyat ko lang kasi tapos biglang tumunog yung cellphone. Sorry ulit. Sabi ko sa kanilang dalawa at pinipilit na mapaniwala sila. It's okay. Tapos na rin naman ang pag-uusap namin. Magpapahinga na ako. Good night. Pamamaalam ni Kuya Von sa kanya ginulo ang buhok ko, kagaya ng ginagawa niya noong mga bata pa kami. Tinanguan lang siya ni Cedric at saka umalis. Dahil kami lang dalawa ang narito, ibinalot kami ng katahimikan. Napaka-awkward tingnan ng sitwasyon namin ngayon at ang mas malala pa ay nakatitig to sa akin. Habang tumatagal, ipahigpit ng pahigpit ang paghawa ko sa bulaklak at cellphone ko na malapit ng mahulog. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat. Kakausapin ko ba siya? O tatalikod na lang ako bigla? O baka naman dapat magdahilan na lang ako? Ay oo, tama. Magdadahilan na lang ako. Magsasalita na sana ako pero napatikom agad ako. Dahil sa bigla na lang itong umalis sa harap ko. Para akong naistatwa dahil sa ginawa niyang pagtalikod sa akin mula sa kinatatayuan namin. Parang hindi niya ako nakita. As usual, as always. Ay nako, tama na. Tama ng drama, Danica. Dahan-dahan akong tumalikod. Pero nakita kong walang tao ang naroon. Nakakababa na siya. At ako na lang ang mag-isa. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko sa oras na ito. Hindi ako nakakaramdam ng galit o kung anuman. Mas pinili na lang nitong intindihin.
Yun naman ang itinuro sa akin ng tito ko eh. Ang matutong umintindi. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa mga nangyari. At dahil nandito na rin ako, dumiretso na lang ako kung saan nakapwesto sila kanina. Hindi pa man ako dinadalaw ng antok, kaya mananatili na muna ako rito. Sayang kasi ang banayad na hangin na pwede kong malanghap, idagdag pang sobrang lawak na hasyenda na kulang na lang itaniman ng mga palay. Maganda rin ang nasa kalawakan na hindi masyadong maulap. Sapat na upang makita magagandang mga bituin na mangilan-ngilan lang. Sobrang ganda, parang ako. Napasinghap na lang ako nang bigla kong maalala ang mga nangyari kanina. Ang mga mata nitong nakakatakot, mahigpit na pagkakahawak sa akin at ang usapan nila. Hindi ko alam ang usapan nila, kaya medyo bitin ako sa nalaman ko. Well, wala naman taga akong malaman kasi hindi ko napakinggan ng buo. Pagod lang siguro siya kaya ganyan ang ikinikilos niya. Kaya naiintindihan ko siya. Kahit naman kasoko, ganyan rin. Pero hindi ako nangahawak sa braso, no? Kainis ka, Cedric? Kainis! I'm sorry for what I did to you lately. Hala, Gagi. Boses niya yun. Sure ako. Oo. Nakikita ko anino niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. At naitikom ko na lang ang bibig ko dahil sa sobrang gulat na rin. Dahil sumakto siya pagkatapos kong sumigaw. Hawak ko lang ang bulaklak at cellphone na nasa hita ko pa. At takot na takot na lumingon na rin dahil sa kaba. Feeling ko anytime pupugutan niya ako rito. Huwag naman sana. Walang tatayong nanay sa mga anak mo, Cedric, kaya magtigil ka. Pagod lang talaga ako, alam mo yun. Pero di yun sapat na dahilan para gawin ko yun sa'yo kanina. I'm really sorry, Danica. Sobrang dami ko lang talagang iniisip. Sabi nito na dahan-dahang lumalaki ang anino sa harapan ko. Isa lang ang ibig sabihin nito. Lumalapit siya sa akin. Katulad ng inaasahan ko ay dahan-dahan itong naupo sa hita ko, este sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Dahil hanggang ngayon, natatakot akong tumingin sa kanya. Malay naman natin na baka mamaya nakatirik na mga mata nito, no? Takot ako sa ganun. Here, I borrowed this from Sasha. Can have your hand? Dahil sa amoy na iyon, eh mukhang alam ko na kung anong hawak at hiniram niya sa kapatid ko. Nasa isang garapon ito, at iyon ang kinaadikan ng kapatid ko. Dahan-dahan akong limon dito at sa muling pagkakataon ay nakita ko ang wangis itong napakaamo. Napakaamo na akala mo hindi nananampak. Ang mga kamay niya ay nakalutang lang sa ere na hinihingi ang kamay ko. Feeling ko tuloy hinahabol niya ako or magmamakaawa siyang sumama na ako sa kanya para makipagtanan. Any best, Cedric? Pero kagaya ng sinabi ko, feeling ko lang yon. Can I? Make your wife? Ganun dapat, Cedric. Ang hina mo naman. Hay nako. Yes. Mahina kong sinabi na kunwari nahihiya pa. Bakit ba kasi kamay lang ang kinukuha niya sa akin? Eh pwede naman yung puso ko. O kaya kung abusado siya, pwede naman pati kaluluwa ko. Parang tanga talaga to. Marahan niyang nilagyan ng gamot ang buong kamay ko. At sa hanggang siko, banayad iyang inilapat ang kanyang OMG, ang kanyang kamay syempre. Hinihilot na niya kasi ako eh. Hindi masyadong madiin iyon at sakto lang. Titig na titig lang ako rito at malayong malayong hitsura niya kanina sa nakakatakot. Mabait naman talaga siya, hindi lang halata at huwag mo nga lang gagalitin. Hey, bakit hindi mo muna ibabay ang hawak mo? Hindi naman niya mawawala sa gilid kung ilalapag mo muna. Napaayos ako ng upo dahil sa boses nito. Napansin ko rin na huminto ang paghilot niya at nasa akin ang atensyon. Oo nga pala, hawak ko pala mga bulaklak. Grabe, napakasabog ko ngayong araw ah. Sandali kong kinuha ang kamay ko mula sa kamay niya para ilagay ko ng maayos ang mga hawak ko sa gilid.
Kaya tumalikod ako mula sa kanya. At habang inilalapag ko mga hawak ko, ay hindi ko na rin napigilan ang sarili kong pakawalan ang ngiti. Kulang pa ang ngiti kong tutuusin. Gusto kong sumigaw dahil sa kilig na nararamdaman ko. Kahit na gano'n ang inasta niya, ay ayos lang sa akin. At mas nangingibabaw sa akin ang kilig at hindi ko alam kung bakit. I can't take it anymore. My God! Napakagat na lang ako sa ibang bahagi ng labi ko at muling humarap sa kanya. Taka kong tumingin dito dahil nakangiti ito ng bahagya sa akin. As in, pero kaunti lang. Are you done smiling secretly? Sabi nitong nakangisi pa at siya na mismo ang kumuha sa kamay ko. Halos malaglag lahat ng ngipin ko sa harapan ko. Nakita niya ba? Eh, nakatalikod naman ako eh. Sure na sure akong hindi niya yun na makikita, no? Visit? Feeling ko talaga sampung mata neto eh. Huwag kang gumawa ng kwento dyan. Baka isipin kong ikaw ang patay na patay sa akin. Sabi kong nakanguso at diretsyong nakatingin sa mga mata niyang nakangiti rin. I saw you. Paano nga? Ay nakatalikod ako sa'yo. Look at the back then. Sabi nito na binitawan ang kamay ko at nag-cross arm pa. Napanguso na lang akong kumunot dito at saka lumingon sa likuran ko. Para kung oto-oto na sumunod sa kanya at mabilis na nalikahan ang mata para malaman kung paano niya nalaman. Wala namang dahilan para makita niya ako dahil una sa lahat, puro upuan at halaman lang ang narito. Ang ilaw kasi inakalagay sa likuran namin, nasa medyo itaas pa. Kaya malalaman mo agad kung may paparating dahil sa anino at hindi masyadong madilim o maliwanag. Tama lang naman at sapat na para makita ko mga halamanan at mukha ni Cedric. Teka nga, anak ng... Halos tumuwa ang mata ko dahil napainto ito sa isang makintab na salamin na naroon sa medyo gilid ko. Kitang-kita ko mukha ng isang lalaking nakangiti pa at saka iiling-iling. Bakit hindi ko napansin na may salamin dito? Dani ka! Isa kang malaking tanga! Ilang segundo rin ang tinagal bago ko malaman ang sariling katangahan ko. Kaya pikit mata kong lumingon sa kinaroroonan niya. Kagaya kanina ay nakangiti pa rin ito, pero nakatayo na. Ang sarap lang titigan ang ganun ang itsura niya. Bihirang-bihira ko lang siyang makitang nakangiti, kaya jackpot na naman ako. I'll go ahead now. Take care yourself. Sabi nito sa akin na nakangiti at muling umalisa naman siya. Hindi ko na nagawang magpaalam dito dahil pinipilit ko pa rin isiksik sa utak kong mga ngiti niya. Ang swerte ko talaga. Napagdesisyonan ko ng tumalikod para makuha ng mga gamit ko. Pero sa isang kumpas sa malakas na hangin, ay naramdaman kong mainit na hininga sa kanang bahagi ng tenga ko. Forgive me, sweet dreams Danica. Mahinang tugon nito saka dumampi ang mainit itong labi sa mismong tenga ko. Hindi ko maigalaw ang kahit na ano sa katawan ko. Ni ang puso ko, hindi ko rin alam kung maayos pa ba. At ang mas malala pa, ay habang tumatagal, mas sumalalim ang nararamdaman ko sa kanya. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Halina at samahan niyo po ako sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.